Pinagpapaliwanag po ang Department of Health sa mga puna ng Commission on Audit sa mahigit 67 billion pesos na pondo na umano'y hindi nagamit ng maayos ng kagawaran. At para sagutin yan at iba pang mga issue, makakapanayan po natin si Health Secretary Francisco Duque III. Magandang umaga po, Secretary. Okay, magandang umaga sa iyo, Marisa, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Una po sa lahat, Secretary, nagbabanta po ang ilang healthcare workers na maglo-lockdown o magre-resign daw po sila kapag hindi po napakinggan yung kanilang mga hinaing tungkol sa hindi nabayarang special risk allowance. Reaction niyo po rito, Secretary? Hindi. Yan ay pinondohan yan. So, aalamin namin dahil nagbaba ng 9 billion ng DOH batay doon sa bayanihan na 2 funds, no? So, aalamin na lang natin kung yung mga regional DOH, ito ba ay naibabanan nila sa mga ospital para sa mga healthcare workers na contractual at saka mga regular private and government healthcare workers. No? Mm-hmm. So, aalamin natin yan at pinapareport ko yung akin Assistant Secretary ng Administration and Finance. Ganito na lang, Secretary, saan po ba pwedeng dumulog ang mga hindi pa nakakatanggap ng SRA? Kasi, personally, Secretary, ilalapit ko na rin po sa inyo dahil may mga lumalapit din po sa akin at nagsasabi sila ng kanilang mga hinaing na yung last year pa po nilang SRA, hindi pa rin po nila natatanggap. Nakapag-dialog na raw po sila sa mga kinauukulan, pinangakuan, pero hindi pa rin po nila natanggap, Secretary. So, ang alam ko kasi naibaba na. So, aalamin ko kung ang mga DOH regional offices, 17 regional offices kasi yan, and 1,000 mga ospital. Mm-hmm. So alamin ko kung ano-ano itong mga ospital na ito. Kung meron kang alam na mga ospital na kung saan ang mga healthcare workers ay nagre-reklamo, magandang sabihin mo sa akin kung ano itong mga ospital na ito. I will text you, sir. Pero saan po sila pwedeng dumulog? Sa DOH na mismo. Diretso na. Kay USEC, kay Assistant Secretary Romy Ong, at saka kay Undersecretary ng Admin and Finance, si Leopoldo Bong Vega. Alright. Secretary, punta naman po natin yung sa COA issue kasi ang sinasabi po mm-hmm. ay merong mahigit 11 billion pesos na hindi umano nagamit ng DOH. Nabanggit nyo na po na yung 9 billion pesos po rito ay ibinigay na po, ginamit na po sa SRA. Pero yun nga po, binanggit nyo na alamin nyo pero may mga nagre-reklamo pa rin po kasi, Secretary. 9 billion po ba sa kabuuan ng 11 billion na ito ay nagamit na po sa SRA talaga? Mga ganun yan, mga 9 billion more or less. No? So mm-hmm. hindi ko lang hawak yung dokumento na sakto kung magkano yung dinownload sa mga regions at ang mga regions naman ina-download yan sa mga ospital. Mm-hmm. So ito naman na mga COA findings, natural lang ito dahil lahat naman ng mga ahensya ng pamahalaan dumadaan sa tinatawag natin annual audit report. At binibigyan nga ang DOH ng 60 days hanggang September 30 para sagutin lahat ito. Pero sabi ko sa mga official ng DOH, hindi ako papayag na mag-aantay pa hanggang September 30. Mm-hmm. Hanggang next week, dapat meron nang maibigay na mga substantial answers and rejoinders at saka sa compliance doon sa mga recommendation ng COA para mapaigi ang sistema ng financial expenditure, public expenditure. Secretary, can you just enlighten us? Pasensya na po kayo. Kasi gaano po ba katagal yung proseso ng pagbababa nitong pondong ito sa mismo mga healthcare workers natin? Kung sinasabi pong last year pa po ito supposedly na ibigay sa kanila, nasa third quarter na po tayo ng 2021, Secretary, at hindi pa rin po nila natatanggap. Gaano po ba katagal yung prosesong ito ng pagbibigay sa kanila ng mismo mga SRA po nila? Ay, kasi itong SRA na ibinaba nitong, kung ako nagkakamali, huling linggo ng June, nagkaroon kasi ng extension yung Bayanihan 2 law, yung RA-11519. Kasi kung maalala ninyo, itong batas na ito was only good until December 2020 last year. Pero mm-hmm. naipakiusap ito na i-extend yung effectivity para nga magamit. Kasi sayang naman, di ba? Para mm-hmm. dun sa kanilang mga beneficyo. So, yun naman ang nangyari, naihabol. Kaso nung in-extend yan, nung in-approve, ay medyo huli na nung naibaba sa Department of Health yung 9 billion para sa SRA.
Secretary, diretsuhin ko na po kayo ha. May mga nananawagan po kasi na mag-resign na ro po kayo dahil sa sari-saring issue tulad ng maling paggamit ng pondo at ito rin pong hindi pa ma-resolve ang problema sa COVID-19. Sa inyo pong depensa, bakit po kayo hindi dapat mag-resign? Well, unang-una, tapusin muna natin itong mga COA findings, no? Alamin natin ito at syempre, responsibilidad ko na siguraduhin itong mga pinagagawa ng COA ay talagang masunod at ma-comply natin para malinaw kung sino ba ang mga opisina or mga operating implementing units ang nagkaroon ng pagkukulang o nagkaroon ng oversight. Pero ang masasabi ko lang din, humihingi ako ng paunawa dahil alam naman ninyo, ngayon ay tayo nagtatrabaho under a state of public health emergency. Mm-hmm. Yung mga tao namin nagkakasakit, na kinawarantine yung marami, may iba pang na mga namatay. So talagang kakaiba yung panahon, hindi po ito regular na panahon na ang trabaho ay talagang natututukan natin ang lahat ng aspeto. Pero kasi ngayon ay kulang tayo sa mga tao tapos ay ang lahat ng focus natin as sa pandemyang COVID-19. No? Mm-hmm. So talagang hindi madali itong trabaho, hindi madali ang panahon. At kaya ganun pa man, nagpupunyagi at nagpupursige ang mga taga-DOH, ang mga lingkod bayan natin dito na makapagbigay ng maayos na serbisyo. Bagay ng sa vaccination natin, di ba? Maayos naman, kahit na paano. Gumaganda naman yung ating coverage, no? Yung ating response sa pandemic natin. Kahit na paano, nakadalawang spikes tayo ay napababa natin ang bilang ng mga kaso noong last year na nag-spike tayo ng July-August. Tapos ito naman March-April. So nakagawa ng maraming mabuti ang Department of Health at ang mga kawani ng aming tanggapan. Kami lahat ay nagkakaisa para talagang magtrabaho at gawin ang lahat ng aming magagawa para matugunan itong pandemyang ito. Kakaiba talaga ito. Oo nga, we understand, Secretary. Pero pasensya na rin kayo, kasi balikan ko lang din po yung tungkol sa mga dokumento na sinasabi po ng COA na wala raw pong memorandum of agreement yung inyo pong mga funds na itinransfer sa isang sa ilang mga partner agencies. Bakit po kaya sinabi ng COA na walang memorandum of agreement pero sinasabi nyo may mga pertinent documents naman po? Meron talaga yan. Kaya nga, alam mo, ang COA, kaya nagbigay ng 60 days yan para kalapin lahat ng mga documentary evidence ng mga disbursements ng mga bawat opisina. So yan ay inoorganisa lang yan at binubuo ang lahat ng mga memorandum of agreements, ng mga donations, yung mga supply contracts, yung mga delivery receipts, yung schedule of payments, lahat yan. Meron lahat yan kasi hindi ka naman pwedeng maglabas ng pondo ang mga opisina ng DOH ay bawal maglabas ng pondo nang walang dokumento. Alright, alam Secretary. Naman natin yan eh. Oo. Alright, dalawang araw na po magkasunod na mahigit 12,000 po yung cases ng COVID-19 sa ating bansa. Posible ho bang ma-extend ang ECQ rito sa Metro Manila? Sa ngayon, maaga pa para pag-uusapan yan at kinakailangan natin mag-iingat pa rin tayo, sumunod pa rin tayo sa ating minimum public health standards at habang ang buong Pilipinas ay nasa 16% pa lamang ang ating fully vaccinated rate. Ano? Although sa NCR, of course, nasa ko naman tayo, mga mahigit 40% na ang may kompletong bakuna. Pero yan ay nananawagan din ako sa mga LGUs na talagang paigtingin yung ating vaccination campaign at para mas mabilis na maabot ang herd immunity, mabigyan ng protection ng taong bayan dito sa NCR, ang mga mamamayan dito, para at least yung ekonomiya natin mabalik ang dating sigla nito. At kaya kinakailangan na pagtulung-tulungan natin ito. All right. Yung pagsunod sa minimum public health standards at saka yung ramping up ng ating bakunahan. We wish you well. Maraming salamat po Health Secretary Francisco Duque III maraming sa inyong panahon. Yan, ingat po kayo.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.